ikaw si Anna Manalastas? Huwag nga akong lokohin. Tay, hindi ka naman namin niloloko eh. Eh, siya yun. Siya talaga si Anna Manalastas. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Sabihin niyo sa akin ang totoo, ha? Saan galing ang perang to? Tay! Totoo po yung sinasabi nila. Siya po si Madam Anna. Anna? Patay ba naman ikaw? Lulukohin ako? Tay, totoo talaga yung sinasabi namin. Siya nga si Anna Manalastas. O, ganito. Pinabalik siya dito sa lupa. Binibigyan siya ng 100 araw para ituwid lahat ng pagkakamali niya. Para makaakyat siya sa langit. Ngayon, pag hindi niya nagawa yun, dediretso siya ng impyerno. Hindi ko ba nagtataka kung bakit kami lagi umalis si Sofia? Kasi kailangan namin hanapin yung mga tao na nagawan ko ng kasalanan. Ito pa nga yung ustahan, no? Si Brando? Oo. Kaya ang porsigido akong pigilan siya eh. Isa siya sa misyon ko. Malamang madadagdagan pa yan habang inaalam namin kung sino pa mga nagawan ko ng kasalanan. Bobby, thank you sa pag-tour mo sa akin dito sa opisina niyo. I mean, natin. Formality na lang yung waiting period naman natin eh. So I guess, tama ka. Opisina natin. Alam mo, wala lang akong babaguhin dito sa kumpanya. To tell you the truth, wala akong kaalam-alam sa negosyo ng laruan. So yung position mo at position ng ibang mga tao, ganun pa rin, hindi magbabago. That's good to know. Bobby, you know what? Hindi ko nakilala si Tita Anna, pero noon pa man, ina-admire ko na siya from afar. At gusto kong maging kagaya niya. Now, it's my chance. Protege ako ni Madam Anna. So, kung may gusto kang malaman tungkol sa kanya, I can help you with that. Okay. I'll see you then. Alright. Bye. Bye. And you are? Hi, I'm Bart. Bart Ramirez. Ramirez? Yeah, kapatid ako ni Bobby. Oh. Well, I'm Jessica Cruz. Yes, I know. Ikaw daw ang bagong may-ari ng kumpanya. So, ibig sabihin, lagi na kitang makikita? I guess so. Well, that's good to hear. Nice to meet you, Bart. Pleasure's all mine. Right. All right. Anna, anong pinag-uusapan ni tatay at ate? Papaalisin ka ba ni tatay? Hindi ko rin alam. Sana hindi, kasi kailangan mo ng tulong natin, di ba? Kailangan mo makapunta sa langit. Nakaalis na ba siya? Yeah, nakaalis na. Hinahanap ka nga niya. Anong sabi mo? I told her you're busy. I hate her. Miranda, bakit pang init ang dugo mo sa kanya? Han, malaki na rin naman ang hirap natin sa kumpanyang to. Tapos bigla na lang siyang darating at aagawin sa atin ang lahat. Hindi pwede yun. Ikaw mag-alala. May plano na ako dyan. Mapupunta rin sa atin itong kumpanyang to. Malalaman mo rin yun. I suggest you start learning how to like her first. Bakit? Pagpapalagay natin siya si Anna. Para saan yung pera? Bayad niya ako sa akin, Tay. Dahil ako tinutulungan ko siya. Naniningil ka para tumulong? Oo, Tay. Tsaka, Tay, down payment pa lang yun. Pag nagawa namin yung misyon, babayaran niya ako buwan 15,000 piso. Anna,
hindi mo kailangan maningil para tumulong. Kung talagang totoong tumutulong ka para umakyat sa langit, kawang-kawa yun. Tay, aanin naman niya yung pera. Hindi naman niya madadala sa langit yun eh. Hindi ko naman ito ginagawa para sa sarili ko lang eh. Ginagawa ko to para kay Kevin. Tay, wala na ho tayong pera. Sa susunod na atakihin ng si Kevin, wala na ho tayong gagastusin sa ospital. Magsisikap tayo. Tulad ng dati. Bart? Kuya, handaan na yung presentation para sa mga Singaporeans. Pero papasadahan ko muna bago ko ipasa sa'yo. Good. Hey, I believe I owe you an apology sa mga nasabi ko nung isang araw. Kalimutan mo na yan, Bart. Yeah, I know. Pero gusto ko mag-apologize. And naisip ko kasi, hindi dapat ako magreklamo kung sinasalo mo ako. And hindi mo naman talaga kailangan gawin kung maayos yung trabaho ko. I guess, sarili ko talagang kailangan kong ayusin. I mean, dati pakiramdam ko kasi na napilitan lang akong pumasok dito. Kahit anong gawin ko, wala dito yung puso ko eh. Kaya kahit anong gawin ko, makapalpak ako. So, are you saying you're ready? To prove your worth? Yes. Yes, I am. That's why I came here. Gusto sana kitang kausapin. At may papagawa sana ako sa'yo. May kailangan akong aminin sa inyo. Hindi ho totoo na may extra-extra kami nila Bruce sa pelikula. Hindi rin ho totoo na nagbabenta-benta kami ng mga kung ano-anong produkto. Nang-i-scam ho kami tayo. Ano? Di ba nakakilala kayo ni Jessica kanina? Yeah, si Jessica kanina. Oh, yeah, she's nice. Not just nice. She's too nice. Bart, humihingin sana akong tulong sa'yo eh. Ngayon lang. Sana huwag mo akong biguin. Ano yun? Make her fall in love with you. Naloko kami ng tao para kumita ng pera. Ganun. Yeah, minsan ho, nagpapanggap kaming kolektor ng insurance, na naniningil kami kunwari ng cable, nag-aahente kami ng lupa. Kahit ano lang, basta yung madaling pagkakitaan ng pera. Bakit? Si Kevin eh. Kailangan ko itong gawin para sa kanya. Siyempre, hindi ko naman huhahayaan na namamatay yung kapatid ko, di ba? Pero tumigil na naman ako dantay eh. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos na nakilala ko yung si Anna. Eh, kahit paano, hindi ko na kailangan manloko ng tao para lang kumita ng pera. Hindi ko kailangan makagrabyado para lang maipagamot yung kapatid ko. Tutulungan ko lang siya. Natapusin yung mission niya. Sabihin mo kay Anna, hindi niya kailangan umalis. Bakit ko kailangan gawin yung kuya? Bart, isn't it obvious? Ito na lang ang paraan para mapunta sa atin itong kumpanya. Ang maging pamilya ang may-ari. Pamilya? Pagkasalan kayo. Wow, sandali. Kanina pinag-uusapan natin na liligawan ko siya. Ngayon papakasalan ko pa. Pinagmamasahan ko kayo kanina nung mag-uusap ni Jessica. I think the girl likes you. And all you have to do is just push the right button para makuha mo siya. Hindi ko liligawan ng isang babae hindi ko gusto. At mas lalong hindi ko papakasalan. Bart, under the impression na gusto mong patunayan ang sarili mo. Yes! Sa trabaho, oo. What makes you think na hindi ito trabaho? Ate, saan pumunta si tatay? Umalis lang siya saglit. Galit ba siya sa atin? Di ba siya naniniwala? Hindi. Hindi galit si tatay. Ano, talagang may binili lang. Babalik din yun mamaya. Ibig sabihin, di papalisin si Anna? Hindi. Gusto nga niya nandito si Anna eh.
Grabe siya eh. Baiti tate eh. Sa manloko ng kapwa dahil sa kakulangan mo. Wala kang silbi, Andres. Wala. Sofio. Galit si tatay. Samang masama yung loob niya. Inamin ko kasi sa kanya lahat eh. Huwag kang mag-alala. Lilipas din yun. Nabigla lang siguro. At sigurado ko, hindi magagalit na matagal yun sa'yo. Kaya ang mabuti pa, asikasuhin muna natin yung mission ko. Sayang naman yung araw eh. Seryoso ka? Hindi. Joke lang yun. Kasi inamin na rumarakit tayo. Eh, wala eh. Nandun eh. Nasabi ko na eh. Tulungan niyo na lang ako hanapin sa tatay. Pero alam mo, mas mabuti dito ka na lang. Kami na lang lalakad ni Bruce. Baka kasi pag umuwi yun, magkaasalisi pa kayo. Salamat mga insan, ha? Okay lang yun. Ako pa. Ano, halika na. Sige. Sige. Sandali lang naman. Alam ko na may mission ka. Isang araw muna naman ang nasayang. Pero pwede ba pabayaan mo muna ako? Yung mission mo, gagawin natin mamaya yan. Pero pabayaan mo muna akong hanapin ko yung tate ko. Pwede ba yon? Pwede? Ang dami mo namang sinabi. Sasabihin ko lang naman, gutom na si Kevin. Magsaing ka na. Ano, Bart? Nakapag-desisyon ka na ba? Sis. Ano to? Resignation letter? Ano kalokohan to? Hindi ko kayang pinapagawa mo. Why? Ang laki ng hilingin mo sa akin, buhay ko! Bakit? Hindi ko mabinigay sa inyo buhay ko? Ang dami mo reklamo, Bart! Ba't sa tingin mo, ginusto ko yung buhay ko noon? No! I wanted to be a lawyer. Hindi ako pwede mag-aral ng ganung katagal. Dahil may binubuhay ako, mga kapatid. I gave up my dreams for you. Kahit isang beses, narinig mo ba akong magreklamo? No! We all have to make sacrifices at some point. Oo, pero magpakasal! Hindi ba masyadong extreme ang hinihingi mo sa akin? O ganun ka na ba talaga kadesperado? Ha? Pag sinabi kong oo, papahay ka ba? Part may edad na ako. Hindi na ako pa pwedeng magsimula ulit. Binigay ko buong buhay ko dito sa kumpanyan to. Pag nawala to sa akin, I am nothing! Ngayon, alam mo na kung bakit ako desperado? May balita na ba kanila, Bruce? Sofia? Pasensya ka na, ah. Minsan, insensitive lang talaga ako. Minsan? Okay, sige lagi. Sorry, okay? Ikaw pambihira ka talaga. Kaya na maglalabas na ako ng sama ng loob, eh. Kaso, binanata mo na naman ako sa mission mo na yan. Sorry na nga! May problema ka, may problema din ako. Eto na nga, oh. Nagsisorry na. Kung gusto mong pag-usapan, okay. Kunyari, nasa opera tayo. So, Sofia, what do you feel? Siyempre, nalulungkot ako. Dahil ayokong nagagalit sa akin si tatay. Pero kahit pa paano, yung bigat sa loob ko, naibsan yon dahil
Nasasabi ko sa kanya yung totoo. Hindi ko na kailangan magsinungaling tuwing tatanungin niya ako kung saan ko kinukuha yung ipampapacheck up kay Kevin. O tuwing sasalinan siya ng dugo. O kaya dadali namin sa emergency room. Yung hindi ko na siya kailangan lukuhin. Yun nga lang kanina yung ayoko yung... Yung nakita ko yung itsura niya nung sinabi ko sa kanya yung totoo. Dahil alam ko, babalik sa kanya yun eh. Noon pa man, iniisip niya na may kakulangan siya, na nabigo siya bilang ama. Kasi hindi niya maibigay yung pangangailangan namin ng kapatid ko. Dahil sa kapansanan niya, ayoko nang ganun eh, yung... Naawa siya sa sarili niya. Han, sigurado ka ba dyan sa gusto mo ipagawa sa kapatid mo? I saw an opportunity, so I had to grab it. For now, kailangan ako ni Jessica, pero darating ang panahon na matututunan niya rin ang pasikot-sikot sa toy industry. Eventually, she will ease me out. Paano lang yan pag nag-asawa na yan? At nalipat sa kanya ang kumpanya. Sigurado pagkakagulo niya ng mga maliligaw. And where will that leave me? Pero, honey, hindi papayag si Bart sa gusto mo. Kilala ko ang kapatid ko. I'm sure papayag yun. Nakatulog na si Kevin. Tinatanong niya sa akin kung ano raw pinili ni Andres. Tumawag na ba sila, Bruce? Silbi. Dahil naipapasa ko sa anak ko ang mga bagay na dapat ako nagpapasan. Sisihin yung sarili nyo. Hindi nyo naman ako ginusto yung nangyari sa inyo, hindi ba? May kasalanan dito yung gagong driver ng kotse ng hit and run sa inyo. Pero tayo, di ba, nagsusumikap ka naman. Gumagawa ka naman ng paraan. Anak, gusto kong malaman mo
na hindi na bago ang tingin ko sa'yo. Pinagmamalaki pa rin kita. Proud ako sa'yo, anak. Tayo naman eh. Basta mula ngayon, straight ka na, ha? Wala nang kalokohan. Apo. Andres, maraming salamat, ha? Pumayag ka na tulungan ako ni Sophia. Wala na kasi akong ibang malalapitan pa, eh. Salamat din. Ipinaliwanag sa akin lahat ni Sophia. Tutulungan mo din daw kami sa pampagamot kay Kevin. Ana, kung meron akong may tutulong, sabihin mo lang. Pilantot ang binti ko. Pero yung kamay ko, yung braso ko, malakas pa. Hindi ka magdadalawang salita. Salamat. Bart. Ano mo ko nung oras na? I'll do it. Lasing ka ba? Umuwi ka ng ganyan ang kondisyon mo? Kuya. I'll do it. Ano? Si Jessica. Liligawan ko. Paiibigin. Pakakasalan. I'm doing this for you. Ginagawa ko to para sa'yo dahil mahal kita. What? Natutulog. Maaga tayo bukas, ha? Hindi pa. Sanay naman akong 3 oras lang ang tulog ko every night. Eh, noon yun. Nung matanda ka. Pero ngayon, bata ka. Kailangan matulog para tumangkad ka. Ikaw din, hindi ka tatangkad yan. Sophia, 100 days na ako dito sa lupa. Hindi ko na maaabutan ang pagtangkad ko. Babalik ako sa langit, remember? Sabagay. Mabait din pala yung tatay niyo, no? Swerte yung sa kanya. Mahal na kayo. At pinapakita niya yun. Bakit? Di ba ganun ang tatay mo? No. Bata pa lang ako. Hindi niya na ako pinaglaro. Hinahanda niya ako para sa negosyo. All my life, kailangan ko patunayan ang sarili ko sa kanya. Huh? Grabe naman yung tatay mo. Hindi ko masasabing mali siya. It worked! Ako ang naging pinakamayamang babae sa bansa. So I guess, tama siya. Ewan ko, ah. Ako ang alam ko lang yung nakikita ko. Nandito ka para sa isang napakahirap na misyon para lang makabalik ka sa langit. Ang tama doon. Yung bading sa parlor, si August. Eh, hindi daw alam kung nasaan. Tapos, yung magkapatid na Villanueva, nasa abroad daw. Yun ang sabi nung tumawag ako. Paano ko magagawa yung mission ko kung hindi ko sila mahanap? Ang mas matindi pa doon, sila pa lang yung biktima mo nung huling araw mo dito sa lupa. Paano yung iba? Teka, baka naman mali approach natin dito. Paano mali? Madam, saan ka ba madalas pumupunta nung nabubuhay ka? Wala masyado. Nasa opisina lang ako. Oh, yan! Kung may mga taong inapis si Madam, doon sa lugar na lagi niya pinupuntahan.
sa opisina. Hanep! Ang galing mo! Paano mo naisip yung sinsan? Pambihira talaga, oo. Alam mo talaga, sasabihin ko na sana yung kanina eh. Naunahan lang ako. Hindi mo naisip yun? Hindi mo naisip. Eh, sasabihin ko rin lang, kaso lang naunahan mo lang na ako. O, bukas. Maaga tayong pupunta sa opisina mo, ha? Paano tayo papasok? Para na mapapapasukin tayo doon. Ang gagawin lang natin doon, pupunta, tatambay, ihintayin dumating yung mga tao, ituturo mo isa-isa kung sino yung nagawa mo ng kasalanan. Hmm? Ha? Okay. E, mauubos ang oras natin kung tatambay lang tayo doon. Ang kailangan natin, sistema. May plano ka? Oh, sino yan?